Okay, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. So, Cross TV Official, nagbabalik. And welcome ulit sa ating YouTube channel. So, ang ating video for the day. So, samahan niyo ako. At tayo ay magluluto ng calamares. So, calamares. So, meron tayong mantika, eh, siyempre, and yan. Breadcrumbs, and siyempre ang ating pusit na nilinisan natin ng isang araw. So samahan nyo ako magluto at ipakita na rin sa inyo kung paano ako gumagawa ng calamari. So ito, imimix lang natin ito sa flour. Ayan, itong flour na to isa. Yan, may ingredients na kasi ako dyan, so hindi ko na rin sinabi. Secret ingredient. Secret yan, secret. Secret. So, haluin muna natin ito. Sa arena na may sahog yan, may mga halong kuhan yan. Pampasarap. So, then, after nating mahalo ito, so, meron naman tayong kuhan dito. So, tinunaw. Ito tinunaw na arena. So ibababad natin ito dito, ilalagay natin yung mga na-mix natin sa flour. So after nitong ilagay natin sa ito sa ating arena na tinunaw na arena. So ilalagay naman natin sa dito sa ating breadcrumbs para siya ay dumikit yung breadcrumbs, hindi siya magtanggalan kapag nilagay na sa mantika. So kailangan na, so basa yung ating ilagay para dumikit dito sa breadcrumbs. So ganyan lang kasimple. So pag tayo ay nagagawa na nga ating calamares na ating pambenta. So, yan, may mailita tayong mantika. Try natin yun. Mga kulo-kulo. So, ganito lang yung aming proseso sa paggagawa ng calamares. So, itong calamares na ito isa sa mga paboritong merienda to dito sa akin tindahan. So kapag kami ay nagtitinda nito, isa mas maraming naghahanap ng calamari. So marami ang nagtatanong, araw-araw yan. So marami rin kami mga iba't ibang mga merienda araw-araw. So kaya si Cloud TV po ay lagi po yung pagod, araw-araw tayong nagluluto ng ating mga merienda. So hindi lang ito, marami pa tayong mga merienda niluluto. So ipapakita ko rin po yun sa inyo, yung aming mga merienda rito na ginagawa. So kaya ako po ay umihingi na nga paumanhin sa mga hindi natin nasusuportahan kapag oras ng ating luto. So nagsisimula ang aming luto sa after lunch. So after lunch kasi pagtapos ko nga mananghalian, so nagaprepare na kami nito para naman sa merienda. Yan, medyo crunchy. So iba kasi crunchy ang medyo crunchy yung hinahanap nila. O masarap na. So depende sa gusto ng customer. So kaya ang ginagawa ko dito, merong crunchy at merong hindi akong niluluto para bahala na silang pumili kung anong gusto nila. So mapagod araw-araw, pero kailangan nating magluto ng magluto para sa ating kabuhayan. So ito lang kasi ang aming kabuhayan, paninda. Ito ang binubuhay ko sa aking pamilya. So pagluluto ng mga merienda,
Then may maliit tayong sari-sari store. So dagdag kita to. Itong ating luto kasi nga wala naman tayong ibang trabaho. Wala tayong ibang pinagkikitaan. So ito rin yung source ng ating income. So dito natin na pinapag-aral yung ating mga anak. Ayan, sa kung ito, sa Calamares na to. So matagal na rin namin itong ginagawa, itong paggawa ng Calamares. So at marami na rin kami mga customer dito sa loob ng aming subdivision. Dito lang naman kami sa loob. So yung aming pagtitinda isa kan lang, hindi naman siya ganun na kadami, pero at least nauubos siya araw-araw kahit paano. So yan, medyo yung iba hindi ko kina medyo hindi siya crunchy. So kasi nga iba't iba yung gusto ng mga customer. So kaya yung iba hindi ko masyado kina-crunchy. Crunchy talaga. Ayan, kita niya naman yung iba hindi. Yan. So marami pa tayong lulutuin. So dito lang muna ang ipapakita ko sa inyo sa ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Patuloy na pagsusuporta kay Cloud TV. So nais ko lang ibahagi sa inyo itong pagluluto ko ng Calamares. So hindi rin naman na gaanong kalaki ang kita. So talagang tama lang doon sa presyo, kasi medyo mahal na nga pan na yun. Mahal ang pusit ngayon. So talagang sobrang mahal din ng mantika. Ito nga ginagamit nating mantika. So sobrang mahal na rin. Then syempre mahal din ang gas. Kaya so kinukumpit na natin to kung paano natin tayo tutubo dito. So at ito nga pala ang isang piraso nito, isang slice ng pusit is nagkakalaga to ng 5 pesos. So 5 pesos to. So hindi naman sila lugi dito sa 5 pesos, kasi hindi naman ito basta-basta kon lang Calamares na nakikita mo lang sa mga gilid-gilid ng kalsada. Yung makikita nyo sa gilid ng kalsada na kon lang, arena lang talaga. So yun sa akin kasi ito. Yan, makikita nyo naman, malalaki siya. And then yung lasa nito is kakaiba doon sa mga nabibili nyo sa mga gilid-gilid ng kalsada. So nakikita ko rin kasi yung mga nagtitinda nyo sa gilid ng kalsada. So malayo naman doon sa ating ingredients. So kung ano man to, solid na sulit sila. At alam ko nga marami na ang may paborito nito dito sa aming lugar. So marami naghahanap dito araw-araw. So araw-araw talaga ako nagluluto nito. So mula umaga, palengke, umamalingke ako ng pusit at marami pang iba. So kaya talagang mapagod talaga. So pero kailangan nating magtrabaho para sa ating pamilya. Kailangan nating kumita. So kailangan nating kumita ng kahit pa paano, kahit maliit lang, basta lang. So ganito lang. So maraming salamat po. Yan, at ako ay medyo nakakarami na ng luto. Yan. So after nito, so i-display na natin to. So inuna ko na yung Calamares. So maya ang lulutuin ko yung isa naman, yung quick. Ayan na, abangan nyo. Ayan, abangan nyo po sa next video ko kung paano tayo nagluluto ng quick or yung sa quail eggs.
grilled egg po yun, yan yung kulay orange na kwekwek natin. So yan, maraming salamat po sa inyo na to. Ayan, medyo marami na at marami na rin naghihintay ng mga customer kasi yung iba dito isa may mga order kami sa online. So online lang dito sa amin, kwan lang online lang ng mga nandito rito lang sa amin. So kasi may kwan ako, may group chat ng mga customer ko dito sa aking tindahan. So yung iba sa group chat nag-order and then pinipick up na lang nila dito sa aking tindahan. O yan, ayan, ito na po. Ayan, ito na po ang aking crunchy calamares. So, bili na po kayo. Ayan, dito na lang ang ating video.